Magandang gabi, Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Evening Edition. Araw ngayon ng Martes, Hulyo 12, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. iminungkahi si Maria Antonia Tony Yulo Loizaga bilang kalihimpo ng Department of Environment and Natural Resources. Si Pangulong Bongbong Marcos naman muling pinangunahan ng cabinet meeting at mga kalihim hiningan ng update hinggil sa mga nasimulang trabaho ng mga departamento. Ang Department of Health naman bukas na pag-aralan muli ang data hinggil pa rin dito sa kontrobersyal na dengue vaccine sa gitna ng pagtaas ng dengue cases dito sa Pilipinas. Mamaya abangan din, meron tayong detalye pahinggil doon sa pagguho ng pader doon sa Tagaytay kung saan nasa 6 na kataon na ang naitalang patay. Ang paghihigpit sa mga border control sa Pilipinas, hindi raw inirekomenda ng Department of Health sa kabila ng pagkakatuklas ng mas nakakahawang bagong Omicron subvariants sa ibang mga bansa. At sa international news naman, libo-libong mamamayan ng Japan nagbigay pugay sa huling sandali kasabay ng libing ngayong araw ni dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Samantalang death toll naman matapos ang Russian strike sa residential building sa Donetsk region, tumaas pa sa 34 na katao. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo JERALD B. ULEP. At ngayon sa retalye ng ating mga balita, inaasahan na sa mga susunod na araw na pupulungin na rin ng Philippine National Police ang iba pang ahensya ng pamahalaan na magiging katuwang ng kanilang hanay sa pagtitiyak ng seguridad sa kauna-unahang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi po ni Police Colonel Jenny Texon na kahapon unang nagpresenta ng security preparation itong NCRPO Regional Director kay DILG Secretary Benhur Abalos. Anya nitong mga nakaraang araw ay marami pa rin pulong at conference ang